Filipinos! Oh. Proud na proud kami! Thank you. And I have to thank all the Filipinos then. Kasi if not for them, I won't be able to do it. Sobrang laki ng naitulong nila for me during my journey sa Miss Universe. Tama! Alam mo, pag kinakausap niya ako, para ako nahi-hypnotize. Paano, madama, paano ako ma-hypnotize? Kamusta naman yung buong Miss Universe experience? Sobrang hindi ko, I can't put it into words. So, yung saya, the whole journey. Gusto kong, I was so excited to go home and just to share the experience to every Filipina. Kasi alam kong, I know how big it is for Filipinos, the pageant, the Miss Universe pageant. Kaya gusto kong ma-inspire pa yung mga Filipina to strive harder and to be better. Para pag nirepresent nila yung bansa natin, alam mo yun, we are there, we're ready. Oh, yung galing mo talaga, MJ. Na-inspired mo siya. Kata mo yung ulo niya, na-inspired talaga. Na-hypnotize na talaga ako. Ngayon naman, MJ, di ba pagkatapos yun ng laban nun, di ba nagda-diet kayo nun? Nagda-diet? Nagda-diet kayo bago kayo? No. Ah, hindi, kain lang kayo nakain? No, yeah. Oh. We eat everything. Kasi pagod ka eh. The stress of the schedule, yung lahat ng ginagawa mo. I wake up 4 AM every morning to do my hair, my makeup, and to be ready for the whole day activity. So pag hindi ka kumain, where am I gonna get my energy? Oh, so talaga, okay. I have to eat. We have to eat. You get your energy. You should know what to eat. Yeah. So paano? Super blessed ka lang talaga na may ganyan kang body. Yeah. No, I work out a lot. So kahit na may isa, dalawang oras akong libre sa Miami, talaga nag-workout ako with the other girls. Pero after the pageant, ano yung naaalala mo talaga na pinakauna mong kinain? Ang ginawa ko, marami na akong baon na boxes of chocolates. Tapos after nung natawag na yung top 10, sabi ko sa ibang mga girls, syempre ang daming sad eh, kasi you're expecting to be part of the top 15, tapos hindi ka nasali. So syempre hindi natin may iwasan na may mga nalungkot talaga. So ginawa ako, naglabas ako ng mga boxes of chocolates and sabi ko sa mga girls, so we can eat now, right? So sabi nila, yeah. So ayun, kumain kami ng marami. Ang boy, napaka-generous naman si MJ. Ganyan talaga ako ka Filipino. Of course, yeah. Ano naman naramdaman mo na pasok ka sa top 10? Masaya kasi ang dami-daming Filipinos na nandun. And to think the place is full of Latin people kasi nga Doral is near some Latin countries. So mas maraming mga Latinos. And to think ang daming nag-cheer for me. So meaning ang daming lumipad from other states, other para countries, just to go there and support me. Mm. So I was really feeling na I'm competing for them. Not only for myself, for my own dream, for my family. It's really for my country. Yeah. So yun yung pakiramdam. It's amazing. Pero alam mo, ito, intrigahin ka namin. Kasi, di ba, narinig namin lahat. Malakas talagang rinig. Nag-boo sila nung sinabi na a fourth place lang si Miss Jamaica. Ano yeah. Masasabi mo doon? Well, it's the audience decision eh. Alam mo yon, hindi naman natin makontrol kung ano yung nakikita ng mga tao. Yeah. So I think maybe it's just a different choice for the audience and for the judges. Oo, at panino mo. So, ako naman, I just respect the decision of the judges. It's not everyone's game. You know, some can win, someone can lose. So ako naman, sabi ko, baka nagustuhan lang talaga ng mga tao si Miss Jamaica. Mm-hmm. And maybe hindi lang siya yung choice ng judges. So sino ang naging best friend mo? Sobrang dami kong close kasi every time we have yung pwede kaming mag-bonding, mga girls, talagang pumupunta ako in each table kasi nga nag-iipon-ipon like Latinas and Europeans, Asians, Africans. Kasi siguro sa language din na mas comfortable ka to speak the same language, diba? Pero ako, I try to go around as much as I could. So every continent, I think I had friends, close friends like sila Norway, Finland, lalo na yung mga African girls, sila Kenya, Nigeria. Sobrang close ko sila kasi I really give time to them and I make them feel na kahit magkaiba tayo ng continent, doesn't matter. If you speak a different language, it doesn't matter, you know? Like, we can make friends. I ask them about their culture, their country, and you show them how interested you are to share your own experience as well. Ang